Magandang araw sa inyong lahat. Ating matutunghayan ang Grade 3 Parents Virtual Orientation ngayong ika-apat ng Setyembre, taong kasalukuyan sa ganap na ika-isa ng hapon via Google Meet. Ako po ang tagadaloy ng palatuntunan sa araw na ito, ang inyong lingkod, Ginang Rose Ann G. Bencio. Bago tayo magsimula, isaalang-alang muna natin ang mga panuntunan sa Google Meet. Una, humanap ng maayos at tahimik na lugar sa bahay. Ikalawa, maaaring gumamit ng headset para sa maayos na tunog. Ikatlo, panatilihin naka-mute ang microphone at naka-off ang video para sa maayos na meeting. Ikaapat, gamitin ang chat box para sa mga katanungan. Ikalima, ang oras ng pagtatanong ay pagkatapos ng lahat ng nagsasalita. Ikaanim, tapusin ang meeting para sa mas maayos na pagkaunawa sa tinatalakay na paksa. Ikapito, itala ang mga mahalagang paksa. Para simulan ang ating programa, pakinggan muna natin ang panalangin na hinanda ni Leonila D. Flores. Sandali po nating ituon ang ating mga sarili sa presensya ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, tunay nga pong walang katulad ang pagmamahal at pagkalinga ninyo sa amin. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat ninyo sa amin at sa aming mga mahal sa buhay. Salamat po sa patuloy na pagkakaloob ninyo sa amin ng buhay. Na aming tanging tagapagligtas. Amen. Panatilihin natin ang ating atensyon sa makabayang awit na inanda ni Ginang Emelita M. Baga. Thank you.
Ngayon naman po ay malugod kong ipapakilala sa inyo ang punong guro ng ating paaralan na si Gina Rosana G. Ramos para sa Bating Panimula. Araw at mabuhay ang mga guro at magulang ng Pio del Pilar Elementary School. Naiiba ang ating sitwasyon na tinatawag na new normal, ngunit hindi ito hadlang para tayo ay magkausap at makapagtalastasan upang mapaghandaan ang pagbubukas ng klase sa 5 ng Oktubre 2020. Ang inyong mga katanungan ay maliliwanagan kung paano, ano ang gagawin sa pasukan, kung saan sa harap ng cellphone, ng laptop, ng desktop at ng tablet magtuturo ang mga guro sa ating mga anak. Pagtutulungan ng paaralan at tahanan kasama ng komunidad na mapatuto ang mga bata at makakuha ng kaalaman sa sitwasyong din natin inaasahan, ang online classes. Gaya ng sinasabi na hindi lamang ang guro ang magtuturo sa bata, katuwang namin kayo mga magulang. Handa na ba kayong maging katuwang na guro? Sabi nga doon sa quotation sa nakasulat sa ating Center for Distance Learning, "Home. Our first school is the home." Kaya ang mga bata ay natuto na dahil sa inyo. So, dito rin yung malalaman kung ano ang mga dapat gawin sa mga modules na pamimigay namin at kung paano ang paraan para makuha nyo ang mga tablets na galing naman sa ating pamahalaang lungsod sa pamumuno ng ating kagalang-galang na punong lungsod, Isko Moreno de Magoso. Francisco Isko Moreno de Magoso. So, maraming salamat muli sa inyong pagdalo at sana ang ating mga bata ay ating tulungan upang sila ay matuto sa dapat nilang matutuhan sa taong panuroang 2020-2021. Mabuhay! Ang pagpapakilala ng mga guro sa ikatlong baitang ay pangungunahan ng aming tagapangulo na si Ginoong Jose Carlo Q. Principe. Pagpapakilala sa mga guro ng ikatlong baitang. Ginang Arlen A. Makabudbud, Master Teacher 1. Guro sa Mathematics at ESP. Siya po ang gurong tagapayo ng pangkat Hope. Ang mga pangkat na kanyang tuturuan ay Hope, Love, Charity, Faith at Humility. Maruha Irma T. Bautista, Master Teacher 1. Guro sa MTB at ESP. Siya po ang gurong tagapayo ng pangkat Obedience. Ang mga pangkat na kanyang tuturuan ay Obedience, Patience, Prudence, Integrity at Sincerity. Jose Carlo Q. Principe, Guro sa English at ESP. Siya po ang gurong tagapayo ng pangkat Love. Ang mga pangkat na kanyang tuturuan ay pangkat Love, Charity, Faith, Hope at Humility. B.
Binibining Alaysa Jean M. Anka, guro sa Pilipino at ESP. Siya po ang gurong tagapayo ng pangkat Charity. Ang mga pangkat na kanyang tuturuan ay Charity, Love, Faith, Hope at Humility. Ginang Emelita M. Baga, guro sa MTB at ESP. Siya po ang gurong tagapayo ng pangkat Faith. Ang mga pangkat na kanyang tuturuan ay Faith, Love, Charity, Hope at Humility. Ginang Carlen T. Soriano, guro sa Science at ESP. Siya po ang gurong tagapayo ng pangkat Humility. Ang mga pangkat na kanyang tuturuan ay pangkat Humility, Love, Charity, Faith, at Hope. Ginang Rosnet B. Tablada, guro sa AP at MAPE. Ang mga pangkat na kanyang tuturuan ay Love, Charity, Faith, Hope at Humility. Ginang Leonila D. Flores, guro sa English at ESP. Siya po ang gurong tagapayo ng pangkat Patience. Ang mga pangkat na kanyang tuturuan ay Patience, Obedience, Prudence, Integrity, at Sincerity. Ginang Marilu R. Tabuzo, guro sa Pilipino at ESP. Siya po ang gurong tagapayo ng pangkat Prudence. Ang mga pangkat na kanyang tuturuan ay Prudence, Patience, Obedience, Integrity, at Sincerity. Ginang Nonilyn S. Soluque, guro sa Mathematics at ESP. Siya po ang gurong tagapayo ng pangkat Integrity. Ang mga pangkat na kanyang tuturuan ay Integrity, Prudence, Patience, Obedience, at Sincerity. Ginang Rose Ann G. Bencio, guro sa AP, Science, at ESP. Ang mga pangkat na kanyang tuturuan ay Patience, Obedience, Prudence, Integrity, at Sincerity. Ginoong Hardy G. Guanyiso, guro sa Science at ICT Coordinator ng Pio del Pilar Elementary School. Ang mga pangkat na kanyang tuturuan ay Patience at Integrity. Ginoong Gary Luis O. Tranquilan, guro sa MAPE. Ang mga pangkat na kanyang tuturuan ay Charity, Humility, Obedience, at Prudence. Para talakayin ang New Normal Distance Learning ay pangungunahan ng isa sa aming dalubguro sa ikatlong baitang na walang iba kundi si Ginang Maruja Irma T. Bautista. Good afternoon, everyone. I'm going to talk about new normal distance learning.
are the learning delivery modality for Manila? We have modular and online. When we say modular, it is composed of standardized units or section for every construction or flexible arrangement. It must be accessible, expandable, flexible, or innovative. Ito po ay mga materyales sa iba't ibang asignatura na gagawin ng mga bata sa kanilang pag-aaral. Pag sinabi namang online, it is controlled or connected to another computer or to a network. This is through internet. There are 136,950 tablets to be distributed by the City Government of Manila and 11,000 laptops for teachers, amounting to 1,234,590,500 pesos. There are 10 gigabytes per month to be consumed by every student and teacher. These are the learning delivery modalities. Face-to-face. Don't worry, we don't have face-to-face classes under pandemic time. We have to wait for further notice. Blended learning. It is a combination of modular and online learning. Distance learning. Students usually study from home instead of attending physical classes. It is also known as correspondence education or home study. It is a form of education where there is little or no face-to-face interaction between students and their teachers. This should be done by watching on a TV, educational Google show, or through listening over a radio. Homeschooling. Educate one's child at home instead of sending them to a school. This is done with parent supervision when the child is studying lesson at home. This is the process flow of home-based learning through modular distance education. For younger students, parents use the learning guide and supervise the students' interaction with the materials. Communication with the teacher can be done through text, call, messenger, or social network, but this is scheduled. When we say asynchronous, students study the module with or without the aid of video lessons. Accomplish the activities, answer the worksheet, and upload outputs to teacher's email ad or messenger account. Synchronous, virtual classes are live online and conducted in real time. The teacher and students are together in the same session, which begins and ends at a fixed time. The teacher may use Messenger Room, Google Classroom, Google Meet, or Zoom. The class can be monitored by the principal and supervisor. Ang pagbubukas po ng klase ay magsisimula sa ikalima ng Oktubre 2020, sang-ayon sa sinabi ng ating kalihim ng kagawaran ng edukasyon na si Ginang Leonor Magtolis Briones. Yes. Ang mga lituntunin sa online class para sa mga magulang ay tatalakayin ni na Alisa Jean M. Anca at Marilu R. Tabuzo. Mga alituntunin sa online class para sa mga magulang. Una, gumawa ng schedule na maaaring makatulong upang masanay ang mga bata sa maayos na paggamit ng oras. Ikalawa, maghanap ng lugar sa loob ng bahay na maayos at komportable para sa online class ng bata. Ikatlo, laging kumustahin ang bata ukol sa kanyang online class. Maaaring itanong ang mga sumusunod. Ano ang schedule ng klase mo ngayon? Mayroon ka bang test? Ano-ano ang iyong mga kailangan? Ano-ano ang mga tutunan mo?
Saan ka nahihirapan na gawain o asignatura? Paano kita matutulungan? Ika-apat, laging makipag-ugnayan sa guro upang maging mainam ang pagkatuto ng bata. Panglima, tulungan ng bata na maging independent sa pag-aaral pero panatilihin na magkaroon ng maayos na support system o gabay sa kanyang pag-aaral. Pang-anim, maging maingat at magalang din sa bata, kaklase at guro. Nararapat pa ding sumunod sa alituntunin na ibinigay ng guro at paaralan. Pampito, kung sakaling may problema, ipagbigay alam agad ito sa guro upang matulungan ang bata sa kanyang pag-aaral. Pangwalo, laging tingnan ang oras ng bata sa paggamit ng gadgets. Nararapat pa rin na may oras sa physical activities ang bata. Pangsiyam, maging mabuting halimbawa sa bata sa responsableng paggamit ng gadgets. Pagtibayin ang relasyon sa bawat isa, lalo na sa bata, magulang at sa kanyang guro. Maraming salamat po. Ngayon naman, para sa mga paalala sa New Normal Learning, ito ay tatalakayin ni Ginang Carlen T. Soriano. Paalala sa New Normal na pagkatuto. Ngayong tayo ang magtuturo sa ating mga anak, importante rin na magkaroon tayo ng mga tuntunin na dapat nating sundin. Una, bago magsimula, pag-usapan ang kahandaan ng bawat kasapi ng mag-anak sa pagtalakay sa mga aralin para sa araw na iyon. Ibig pong sabihin nito ay ipaalala po natin sa ating mga anak na ang online classes ay para ka rin nasa silid-aralan. Mahalaga pong malaman ng mga bata na ito na ang magiging new normal sa kanilang pag-aaral. May oras na itinakda para sa online classes at ang ibang oras naman ay iku-google sa pagsagot ng modules. May mga pagkakataon naman na ang mga magulang ay nagtatrabaho. Mahalagang masubaybayan pa rin sa kanilang mga aralin sa pamamagitan ng group chat at ng bawat subject. Kung kinakailangan pumunta ng banyo o umalis sa kinaupuan na kung saan nag-aaral, kailangan magpaalam muna sa guro. Tulad ng nabanggit ko kanina, para na rin tayo nasa silid-aralan, kaya't makikita sa camera kung bigla na lang aalis o tatayo na walang paalam. Pwede namang mag-message sa chat box at i-off ang camera. Bumalik agad para ipagpatuloy ang paggawa ng mga lesson o mga aralin at worksheet. Siyempre, kailangan bumalik agad para makatapos sa pagsagot ng mga aralin. Huwag kalimutan ang paggamit ng please at thank you. Importanteng sumunod sa oras na itinakda kapag ang break time ay 10 minuto lang. Kung mas marami sa isa ang mga anak na tinuturuan, sanayin ng mga bata na itaas ang kamay at maghintay na tawagin para hindi magkasabay-sabay ang mga ideya at kailangan sabihin. Likas na mainipin ang mga bata, kung kaya't sa ilang minuto ng pag-aaral ay mapapansin ninyong hindi na mapakali sa upuan ng bata, iba-iba na ang kanyang tinitingnan, nakikipagkwentuhan sa iba nang walang kinalaman sa aralin,
gumagawa ng iba't ibang rason para makatayo. Nauuhaw, nagugutom, pagod, inaantok, masakit ang iba't ibang bahagi ng katawan, ayaw magsulat o magbasa, nagmumuni-muni at iba pa. Kapag ito ay nangyari, magbigay ng isang maikling break, mga 5 hanggang 10 minuto. Maaari silang tumalon-talon, huminga ng malalim, magunat ng braso o hita, mag-jumping jacks at iba pa. Mainam din kayong magpagawa ng isang maikling laro tulad ng stop dance at iba pa. Maganda rin itong paraan ng pakikipagsaya kasama ang inyong anak. Ang pagsunod sa mga patakaran araw-araw ang nagbibigay ng pakiramdam na sila ay ligtas at may seguridad. Ito rin ay nakatutulong sa pag-unawa nila ng kahalagahan ng paghahanda para sa isang araw sa online class. Maraming salamat po! Nalaman na natin na may kaakibat na gawain sa tablet na inyong tatanggapin. Ang paglagda o pagpirma dito ay nangangahulugan ng inyong buong pagsang-ayon. Ngayon ay dadako naman tayo sa process flow in receiving of tablets, different learning platforms, use of tablet, at usage of load na tatalakayin naman ni Jose Carlo Q. Principe. Ngayon po ay tatalakayin natin ang process flow in receiving of tablets. Ito po ang flow kung paano makukuha ng mga magulang ang SIM card, tablet, at learning package ng kanilang mga anak. Number 1, follow basic health protocol. Kinakailangan po na magsuot ng face mask at kung maaari ay gumamit ng face shield ang mga magulang na pupunta sa paaralan. Pangalawa, entrance of parents or guardians. Sa pagpasok po sa gate, kailangan po nating i-observe ang social distancing. May mga nakabang din po na GPTA upang kuhanan ng temperatura ang bawat isa. Meron din po tayong alcohol sa tapat ng gate. Check names of learners. Kailangan pong i-check ng mga magulang ang pangalan ng kanilang mga anak na tatanggap ng tablet. Gayun din po sa validate address, kailangan po nilang i-validate o i-check kung tama ang address ng kanilang mga anak. Verify documents. Kinakailangan po na magdala ang mga magulang ng mga dokumento na nagpapatunay na sila nga ang magulang ng mga batang tatanggap ng tablet. Maaari po silang magdala ng birth certificate o iba pang ID. Accomplish affidavit of undertaking. Ito po ay nagpapatunay na natanggap ng mga magulang ang tablet ng kanilang anak. Kinakailangan po na magdala tayo ng sariling ballpen upang pilapan ang affidavit of undertaking form. Sign name in the SIM matrix. Kinakailangan po na pumirma ang mga magulang sa SIM card matrix. Gayun din po sa sign name in the tablet matrix, kailangan po na pumirma ang mga magulang sa tablet form. Colored number. So, kapag blue po, ibig sabihin po niyan ay malaking tablet at white po ay small tablet. Distribute SIM. Dito po ay kukuhanin ng mga magulang ang SIM card ng kanilang mga anak. Gayun din po sa distribute tablet.
May separate table po na nakalaan para sa SIM card at tablet. And then, distribute learning package. Dito po ay maaari nang ibigay ng mga guro ang learning package o module na gagamitin ng mga bata. At ang panghuli po ay ang exit of parents or guardians. Ang flow of receiving of tablets po ay dapat mabilis na proseso lamang. Learning platforms, Google Classroom at Google Meet. Ang learning platforms po ng mga bata ay ang Google Classroom. Dito po ay maglalagay ng mga activities at mga worksheets ang mga guro upang sagutan ng mga mag-aaral. Sa Google Meet naman po, dito po magkikita-kita ang mga guro at mga bata upang makilala naman ng mga bata ang kanilang advisor. Meron pong itinakdang oras para sa Google Classroom at Google Meet. Use of tablet. Unboxing. Panoorin po natin ang bidyong ito kung saan nag-unbox ng tablet si Sir JC Sarmiento ng SDO Manila. Okay, magandang umaga. So, kahapon tayo ay muling sinorpresa ng ating... Oh, by the way, ako po ang inyong lingkod, Juan Carlos Sarmiento. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa magandang umaga sa ating early bird na si George. Good morning, George. Good morning. Magandang umaga. Again, tayo po ay muling sinorpresa ng ating mahal na mayor, Isko Moreno, kahapon sa kanyang announcement na ito. Ayan. So, sinorpresa niya na tayo kahapon na ang ating mga estudyante matatanggap na ang kanilang tablet at SIM card kasama ng mga laptop ng ating mga guro, no? Or dahil na-deliver na sa amin sa DepEd Manila yung mga SIM cards na 286,000 SIM cards na gagamitin para sa ating distance learning, okay? Ngayong darating na school year. Okay, so magandang umaga po, magandang umaga. Okay, salamat po sa sponsor. So, kahapon, yun nga po, in-announce na ng Manila Public Information System, Information Office, na-receive na nga po ng DepEd Manila yung mga SIM cards na ipapamigay sa ating mga bata, sa ating mga guro. At kahapon ay nabigyan din tayo ng pagkakataon upang mahawakan sa unang pagkakataon ang mga tablet o ang isa sa mga tablet na ipapamigay sa ating mga bata. Ayan po, ating mga bata. Ngayon, first and exclusive. So, first and exclusive po ay bibigyan ko kayo ng patikim. Ano ba ang mga features nitong learning tablet na ito? Sa unang pagkakataon ay masisilayan natin ang Manila Learning Tablet na ibibigay ng ating mahal na Mayor, Isko Moreno. So, titingnan natin kung anong mga features nito at anong kayang gawin nito sa ating mga bata. At ito rin ay magiging instructional video na rin natin para sa ating mga magulang. Sakaling matanggap nyo na yung tablet, ano ba yung una nyo dapat gawin? Okay po, mali lang. Okay, yan. So, syempre, the term unboxing, pero inalis ko na talaga siya sa box. Naka-plastic. Unboxing. Tapin natin. Sa box. Ayan. Pakita natin. Ayan po, Manila, lungsod ng Maynila. Ayan ang kanyang brand. Ayan. Okay. So, bago po kayo mag-react, hintayin muna pong matapos itong ating unboxing.
para makita natin kung ano ang future. So, una, so syempre, gaya na sabi natin, aside sa tablet, kayo po ay makakatanggap ng SIM card. Okay? Kayo po ay makakatanggap ng SIM card. Pero hindi ko po sinasabing smart SIM card ang matatanggap ninyo. Ano po? Ito ay sample lang. Okay? For the purpose of this instructional video, ako po ay gumamit ng smart SIM. Okay? O ngayon, ito pong likod, balik tayo sa tablet, itong likod, ayan, nabubuksan po yan. So, sa natin. Ganun po ha. Sa natin ang hirap. Nakatutok sa camera din. Sa natin. So, ayan. Tingnan natin. Lapag. Ayan. So, dito, sa part na to, ayan. Sa camera. Ayan. Kita nyo po yung lagayan ng SIM card. Dalawa. Dalawa po ang lagayan ng SIM card. Isa, dalawa. Ito po ay memory card. Okay? Ito po ay memory card. So, subukan natin ilagay yung SIM. Okay? So, ganito ang insura ng SIM card na matatanggap ninyo. Pero, hindi ko sinasabi na smart yun. Okay po? Tingnan natin. Ang SIM card ay nano SIM. Okay? So, ang SIM card na ating learning tablet ay nano SIM. Okay? So, pag natanggap nyo yung SIM card, it's tri-cut. So, pag sinabing tri-cut, regular cut, micro SIM, and nano SIM. Ayan. Nano cut. So, ayan. Okay po. So, regular SIM or regular cut, pag naging ganyan siya, that's a micro SIM. Sa tapos, sa ikatlo, ay yung nano SIM. Ayan. Ayan. Ngayon, again, nano SIM po ang ating learning tablet. So, pasok natin ang ating SIM card. Pasok natin ang ating SIM card. Excuse me po. Ayan. So, titignan nyo po yung image dito kung ano yung direction dapat ng SIM card. Okay. Ayan. Pasok ko na. Takpan ko na siya. So, balik po tayo. So, naipasok na yung SIM card. Oh, by the way, kasama ng learning tablet ay, syempre, ang charger. Charger. Ang charger po ay, tingnan natin dulo, dito. Ayan. Ang charger ay micro USB. Tingnan natin sa camera, ayan. So, ang charger po ay micro USB. Ayan. Kasi, di ba, merong mga USB type, merong mga... yun. So, nasan ako? Ayan. So, micro USB po. Ang ating yeah. So ito yung para sa inyong earphones. Ito ay para dun sa charger or sa micro USB na meron kayong data. Okay po. Ngayon, nasa natin ang screen para malinis siya sa camera. Ayan, buksan natin. Ayan, kita nyo, powered by Android. Hanggalin natin itong banner. Sandali ah. Hanggalin natin. Ayan. Powered by Android. Ayan. So, siya po ay, ayan, nakita niyo yung brand. Pero again, bago husgahan, bago magkomento, hintayin matapos dahil ako po, sinisigurado ko sa inyo, napakaganda nitong binigay ng ating butihin ngayon. Napakaganda nitong gadget. Ano po? Ayan. So, nakalagay, battery is, ayan, green runout, so 15%. Kasi nga, tinry ko na siya. So, nagamit ko nyo. So, ayan. So, ito ang kanyang itsura. Meron na kayo dyan Google Suites, Google Products. Meron akong Google Classroom dyan ito. Ayan, yung Google Classroom. So, meron na rin kayong Docs. Meron kayong Peaks. Tapos, yung mga modules na gagamitin
para sa unang tatlong linggo ng klase ay nandito na rin. Ayan. Ayan po, dito sa Manila, Learning Modules. Manila Learning Modules. So, nandiyan na rin. So, bubuksan nyo lang yan. Elementary, junior high school. And, yeah. Ngayon, tingnan natin, nilagay ko yung SIM card. Kinanek ko pala yung sa wifi. Nilagay ko yung SIM card. Tingnan natin kung binabasa yung SIM card. Nalagay ko hindi binabasa yung SIM card. Baka mali yung pagkakakabit. Dali. Okay. Ulit. Mali yung pagkakakabit. Up down. So again, nabubuksan po dito. Natin buksan natin muli ang ating learning pad. Ayan. Tingnan natin bakit kaya hindi binabasa ang ating SIM card. Ah, okay. Kaya kailangan ko pala siyang itulak pa ng gusto. Ayan. So, hindi ko pala siya naitulak ng gusto. Tingnan natin. By the way, yung battery niya, ayan, ito yung silver yung battery. Natatanggal din siya, pero naka-screw. Okay, na-load up na siya. So, i-charge natin. Papakita natin na siya yung i-charge. Okay. Ayan. Powered by Android. Okay, buksan natin. Gamitin natin siya ng naka-charge. Sabi ni Ma'am Amalia Punla, matutuwa ang mga pupils. Tama yun, Ma'am. Ay, sinasabi ko po sa inyo, napakaganda nitong binigay ng ating mayor. Nasabi ko po sa inyo, matutuwa talaga ang mga bata. Ayun po, buksan natin. Ayan. Ayan, binasa na yung ating SIM card. So, ayan, binasa na yung ating SIM card. Makikita niyo po dun sa taas. Ayan po, binasa siya. So, 4G. So, nilagay ko po yung SIM card. So, pakita ko po sa inyo, nagkagana siya. Ayan. So, SIM 1, ayan, binasa. SIM 1 is Globe, SIM 2 is Smart. So, dahil binasa siya, ibig sabihin, open line ng ating card. So ngayon nakalagay dito pagkabukas ninyo na may SIM card, select a SIM for data. Piliin niyo yung SIM card na ibibigay ni Mayor. Ano po? Kasi yun po yung may data. So halimbawa lang, yung binigay ni Mayor ay Globe. So ako pipiliin ko yung Globe kasi yung sa sample ko gumamit ako ng Globe na may data. Pinili ko Globe. Ayan, kung makikita ninyo, ayan. Kung makikita ninyo yung SIM 1, ayan, meron siyang 4G signal dito sa taas, dito po. Ayan. Makikita nyo po, yun. So, ibig sabihin, pag meron na siyang SIM card, ayan, nakakagamit na kayo ng data. Ayan, mobile data, Globe 4G. So, ibig sabihin, ginagamit ngayon natin itong tablet na to using data. Tignan natin. Tapag ko lang po. So, syempre, gaya ng ordinaryong tablet o ng gadget, pwede rin siya pirate. Ayan. Pwede rin siya pirate. Ang nakahiga. So, bali ito po yung 10-inch version. Ano po? Ito yung 10-inch version ng learning tablet. Ibigay na natin yung butihin ngayon. Okay. Ayan. So, explore pa natin. Tingnan natin, ha? So,
4G SIM. Ano naman po, di ba? And gaya ng mga ibang gadget, you can connect sa Wi-Fi. Ayan po, ayan kanina. Ayan sa Wi-Fi, adjust yung liwanag ng screen. Ayan. Babaan natin dahil ako po ay nasisilaw. Ayan. Tapos, hindi natin ibang settings. So may Bluetooth din. Okay, so siya ay, ayan, 64GB tablet. Okay, so 64GB tablet po ito. Tapos, pwede pa siyang lagyan ng memory card. Ayan. Tapos, ayan, so pang model niya ay, ayan, A890. It's a Cherry Mobile A890. Thank you, Mayor. Ang ganda po nito. Ang ganda po nitong binigay ng ating Mayor. Okay. So, ulitin ko po. Ayan, pakita ko yung mga modules na gagamitin for the first 3 weeks. Ayan. So, for the first 3 weeks ay nandito na. So, pag tinanggap ng ating mga bata yung tablet, so nandito na yung mga modules na kailangan nila. Okay. Tapos, ano pa? So, yun lang sa ngayon. So, nakita na natin kung anong features ng learning tablet ng ibibigay ng ating mayor. So, again, maraming salamat, Mayor Isko Moreno, sa iyong suporta sa edukasyon. Usage uploads SIM card per pupil. Ang bawat bata po ay makakatanggap ng SIM card. Ito po ang gagamitin nila upang sila ay makapag asynchronous at synchronous learning. Sa paggamit po ng load, bibigyan po sila ng 10 GB per month at kailangan magamit po nila ang 2 GB per week. Ang pagtanggap ng tablet ay may kasamang responsibilidad na ito ay gagamitin at iingatan. Ang aming dalugguro na si Ginang Arlene ay makabutbod. Ang tatalakay ng... Okay, maraming salamat, Ma'am Bencio. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ano po ba ang affidavit of undertaking? Ito po ay isang kasulatan o kasunduan tungkol sa gadget o tablet na makukuha ninyo sa ating paaralan. Ito po ay nakasulat sa English at Tagalog para lubos itong maunawaan. Ayan. Yan, Republic of the Philippines, City of Manila, Affidavit of Undertaking. Paalaala lang po, bago po kayo pumunta sa paaralan, magdala po ng sarili ninyong ballpen, bawal po maghiraman. Okay? So, ito po, makikita po ninyo dyan ay isusulat po ninyo ang inyong pangalan. Pangalan po ninyo ha, hindi pangalan ng inyong anak. Okay, legal age, married or single, Filipino with residence at again po, isusulat po ninyo yung lugar kung saan po kayo nakatira. After having duly sworn in accordance with law, hereby depose that. Number one, I am the legal biological parent, guardian of the following learners. Ako ang magulang o guardian ng mga sumusunod na mag-aaral. So, dyan po, makikita po ninyo, may mga bilang po dyan sa ibaba. Isusulat po ninyo isa-isa yung pangalan ng mga anak ninyo na nag-aaral sa pampublikong paaralan. Simula sa elementarya hanggang high school. So, isa-isahin po ninyo sila. Number two, okay, ang aking anak, yung Tagalog na lang pang aking babasahin na, ang aking anak o mga anak ay kasalukuyang nakapagpalista o naka-enroll
sa pampublikong paaralan sa Maynila na matatagpuan sa. So, isusulat po uli ninyo doon sa blanco yung Pio del Pilar Elementary School, tapos kasama po doon yung address, Poresa, Santa Mesa, Manila. Kung meron po kayong anak na nasa high school, ilalagay din po ninyo kung anong eskwelahan. Halimbawa po, BIMAPA. So, isulat po ninyo doon. Okay? Pangatlo. Okay? Ang aking sambahayan ay kwalipikadong tumanggap ng tablet na mula sa lungsod ng Maynila. So, dyan po, makikita ninyo dyan, kapag ibinigay na sa inyo yung tablet, nakalagay po dun sa box kung ano po yung brand, anong model, serial number, at product number. So, titingnan po ninyo dun sa box. Okay? Pang-apat, na ako ay nakatanggap ng isang tablet lamang kahit na lumabis pa isa-isa ang aking mga anak o mag-aaral na nasa aking pangangalaga na naka-enroll sa alinmang pampublikong paaralan sa Maynila. So, maliwanag po yan, mga nanay, na isa lamang po ang inyong matatanggap na tablet kahit po tatlo o sampu pa ang inyong anak na nag-aaral sa lungsod ng Maynila. Okay? Panglima, na ang aking sambahayan ay pansamantalang tagapangalaga lamang ng nasabing tablet. At ito ay pag-aari pa rin ng sangay ng mga paaralang lungsod ng Maynila. So, pahiram lang po iyon sa atin. So, kailangan po talagang pag-ingatan. Pang-anim, nagagabayan ko ang aking anak sa paggamit ng tablet at sisiguraduhin na ito ay gagamitin lamang sa pag-aaral. So, yung tablet po na yan, dinisenyo po yan na hindi siya pwedeng mag-download ng mga games. So, wala po talagang games dyan. So, gagamitin lang po talaga yan sa pag-aaral ng mga bata. Pampito, napangangalagaan ko ang nasabing tablet para sa aking mga anak at kaagad kong ipaalam sa punong guro kung ito ay depektibo, nasira o nawala. Okay po, maliwanag po yun. Pangwalo, na hindi ko isasanla, ibebenta, ibibigay o ipahihiram ang nasabing gadget. Ako ay mananagot sakaling ito ay mawala o masira, liban na lamang kung ito ay bunsod ng kadahilan ng wala sa aking kontrol. So, hindi po siya pwedeng isanla, ibenta, ibigay o pahihiram sa iba. Ano po ibig sabihin ng force majeure? Ang force majeure po, ito po ay hindi gawa ng tao. Ibig sabihin, gawa po ng kalikasan. Halimbawa, nagkaroon ng lindol, nagkaroon ng pagbaha, dulot ng bagyo, nagkasunog na naging dahilan ng pagkasira o pagkawala ng tablets. So, yun po. Pangsyam, na aking ibabalik sa paaralan ang tablet na nasa mabuti at gumaganang kalagayan sa loob ng 5 araw mula sa petsa ng pagtatapos, paglipat, paghinto, kung ang aking anak ay aalis o lilipat ng paaralan o makakatapos o hihinto sa pag-aaral. Kapag hindi ko ito naibalik sa itinakdang palugit, ako ay maaaring panagutin sa pagkasira o pagkawala nito kahit pa ang dahilan ay wala sa aking kontrol. Okay? At panghuli po, na sa anumang paglabag sa kasulatang ito ay nauunawaan ko ang aking pananagutan sa ilalim ng mga umiiral na batas. Yan. Sa ibaba po nito, makikita ninyo, subscribe and sworn to me this, pecha po kung kailan ninyo tinanggap ang tablet, at the city of Manila. Tapos sa ibaba po, pirma ninyo at pipirmahan din po ng ating punong guro. So, yun po ang tungkol sa ating affidavit of undertaking. Ang distribution of modules ay tatalakayin naman ni Nonilyn S. Rulyoke.
Distribution of Modules. Ang distribution po ng modules ay aming isasabay sa pamamahagi ng iba pang dokumento tulad ng report card, certificates, medals at iba pa. Ang mga modules ay papasa namin sa mga dati nilang guro sa ikalawang baitang. Sa pagsagot naman nito, tanging ang mga pahina lamang na ibinili ng guro sa araw na iyon ang kanilang sasagutan. Hindi kinakailangan sagutan lahat agad-agad. Maghintay na lamang po ng anunsyo ng guro para sa takdang araw at oras ng pagsauli at pagkuha ng panibagong module. Ang group chat and FB group per class, announcements, reminders, and activities ay tatalakayin naman ni Gina Rosinette B. Tablada. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po ay ipapaliwanag ko naman sa inyo ang kahalagahan ng ating Facebook group o Messenger group chat. Siguro naman po, karamihan sa atin ay may nasalihan ng Facebook group at Messenger group. Narito po ang ilan sa mga kahalagahan nito. Una, para sa announcements, reminders, at mga activities ng ating paaralan o learning modalities ng grade 3. Pangalawa, para ma-update tayo sa mga kaganapan ng online class o anumang learning modalities. Pangatlo, ito po ay ginawa para sa academic learning ng mga bata, kaya maari po lamang na iwasan natin ang mag-post o mag-send ng mga bagay, advertisement, o mga usaping personal na walang kinalaman sa online class o anumang modality of learning. Maraming salamat. Ang pangwakas na pananalita ay ihahandog naman sa atin ng aming dalugguro na si Maruja Irma T. Bautista. Magandang araw po sa ating butihing punong guro, Ginang Rosana G. Ramos, sa mga kapwa ko guro sa ikatlong baitang, sa mga magulang at mga mag-aaral. Isang malaking hamon ang haharapin ng mga guro, magulang at mga mag-aaral sa panahong ito, ang pagyakap sa sinasabing new normal. Sadyang di madali, lalo na sa mga magulang na tama lang ang kinikita para sa pagkain, at minsan ay wala pang panahon para sa kanilang mga anak. Ngunit sa ayaw man natin o gusto, kailangan nating bigyan ng halaga ang pag-aaral ng ating mga anak. Konting tiyaga at sakripisyo ang kailangan para mabigyang pansin ang kanilang pag-aaral. Dahil karamihan po ng oras sa pag-aaral ng mga bata ay sa bahay, inaasahan po namin mga guro na gabayan niyo sila lalo na sa mga batang di pa masyadong nakakabasa. Pakitutukan po ang kanilang pagbabasa para pag umakyat sila sa susunod na grado, wala nang di nakakabasa. Isaalang-alang din po natin ang kalusugan sa panahong ito para masaya tayong magkita-kita sa takdang panahon. Makinig at gawin po natin ang maayos ang sasabihing mga alituntunin at iba pang mga paalala para sa kabutihan nating lahat. Maraming salamat po at mapagpalang araw sa ating lahat. Para sa huling bahagi ng ating programa, pakinggan po natin ang ihinandang pangwakas na panalangin ni Binibining Alisa Jean M. Anca. Panginoon, ipinagpapasalamat po namin ang pagpapala na iyong ibinigay sa araw na ito, na kami ay nagkatipon-tipon at nakiisa sa makabuluhang talakayan sa nalalapit na pasukan. Sa kabila ng pagsubok na ating kinakaharap, nawa ito ay hindi maging hadlang sa pag-abot ng mga pangarap. Ang aming pananampalataya ang higit naming kinakapitan ngayon at magpakailanman. Sa pamamagitan ng iyong banal na pangalan, Amen.